HHDN. So how do we or can we prevent RHHDN? Yes, okay, by the use of what we call your RH immunoglobulin or ROGAM, or commercially known as ROGAM, R-H-O-G-A-M. So it was developed in early 1960s and licensed in 1968. Sabi dito, before the use of ROGAM, about 13 or 16% of D-negative mothers became immunized following pregnancy. So postpartum administration of ROGAM, pag sinabing postpartum after the delivery ng baby, reduces the percentage of HDN to 1 to 2%. And the addition of antepartum or during or ongoing buntis pa si mami, further reduce in less than 0.2%. So sabi dito, active immunization induced by RBC antigen can be prevented by the concurrent administration of the corresponding RBC antibody, which is your RH immunoglobulin. This principle has been used to prevent immunization to D antigen by the use of high-titered RH immunoglobulin. So sabi dito, the composition po kasi ng RH immunoglobulin natin is an IgG anti-D prepared from pools of human plasma. So tandaan na, ang composition ng RH immunoglobulin, it is of course an antibody. It is an IgG, okay, and anti-D prepared from many pools of human plasma. So paano ba yung mechanism of action? Wait lang ah. Okay, so paano ba yung mechanism of action ng ating RH immunoglobulin? Sabi dito, RH immunoglobulin will attach doon sa fetal RH RBCs natin. As we all know, ang composition nga is it is an IgG anti-D, so meaning mag-a-attach siya doon sa B antigen ng fetal RBCs in the maternal circulation. Again, ah, yung fetal RH positive RBCs doon sa maternal circulation na nakay mommy, doon mag-a-attach yung RH immunoglobulin natin. And it will form a complex. Nag-attach therefore yung IgG anti-D doon sa D antigen sa surface ng RBC ni baby na nasa system or maternal circulation ni mommy. So there, and the complex now is removed. Okay, tatanggalin yan ng macrophages natin. Tatanggalin yan ng macrophages ng spleen ni mother. The RBC antigens, therefore, are unavailable for dendritic cells to present the antigen to T helper cells. So ibig sabihin wala na or na lessen na yung D antigen natin na nasa circulation ni mommy. So there is also interference of B cells to form anti-D. Meaning yung B cells natin hindi na siya magpo-produce ng immunoglobulin, specifically your anti-D. So paano ba 'to ina-administer? Intravenously or intramuscularly. So ano ba yung dose ng RH immunoglobulin ang kailangang ibigay natin kay mommy? So magkaiba yan. Meron tayong antepartum administration and postpartum administration. So antepartum administration, okay? Pag sinabi natin antepartum administration, full dose, okay, ang ibibigay, 300 UG or micrograms provides protection up to 15 ml of D-positive RBCs, which is equivalent to 30 ml fetal whole blood. Tatandaan yun. Kailan binibigay itong full dose na 300 micrograms? It is given at 28th week of gestation or at the third trimester. And after amniocentesis, abortions, termination of ectopic pregnancy, chorionic villus sampling, PUBS, intrauterine transfusion, abdominal trauma, and more than 48 weeks of gestation. So pa-unmute muna tayo yung mga naka ano diyan. Pa-unmute muna ako, guys. Pa-unmute daw. Sino naka ano? Patulong naman na pa-mute yung maingay. Hello? Bakit sa tenga? Ayan, okay na. So, ayan.
Postpartum, okay, after delivery, ano naman yung binibigay? So, kailan ito binibigay? Non-immunized, okay, D-negative mothers who deliver a D-positive infant should receive a full dose of RH immunoglobulin. Full dose din ang binibigay. Kailan ito binibigay? Given, dapat binibigay ito within 72 hours of delivery. So after the delivery, dapat within 72 hours, maibigay na or ma-inject na sa mommy yung full dose ng RH immunoglobulin. If during delivery, sino maingay? Si Faye, si Maya. Pamute naman ako, Faye. Si Maya. Ay. Guys, patulong naman akong pamute. Ang sakit sa tenga. Faye? Ayan. Hindi pa ata siya nakamute. Ay. Okay. So, if during delivery, a woman experiences an FMH of 30, exceeding 30 ml of D-positive RBCs, it is essential that she receives more than one dose of RH immunoglobulin. Okay daw. Kapag si mommy daw naka yung FMH exceeding 30 ml of D positive RBCs, kailangan daw mag-receive si mommy ng more than one dose of RH immunoglobulin. So paano ba natin malalaman yung doses na ibibigay natin kay mommy? So ganito yung ginagawa diyan, guys, sa postpartum to, ha, nasa postpartum tayo. Okay, a maternal sample should be obtained within 1 hour of delivery. So, kukuha tayo ng maternal sample within 1 hour of delivery. Para saan? Used to test for massive fetal maternal hemorrhage. So, check natin kung gaano ba karami yung fetal maternal hemorrhage ni mommy or yung pumasok na fetal red blood cells sa maternal circulation. Guys, pasabi kay Faye pa-mute. Kasi kanina pa to. Hello? Sino ba to? Hindi ko siya ma-mute. Sino bang host pa? Sir, ako po. Wait po. Okay. So first, ang una nating gagawin, we do Rosette assay. Ano ba itong Rosette assay? It is actually a screening test. Okay? Ano itong screening test na to? Okay? Ang gagawin lang dyan, ito lang kailangan yung tandaan dyan. So, yung result na pinatanda ko sa inyo kasi pinag-aralan nyo naman na to sa hematology. So sa Rosette assay, kapag nakakita daw ng less than one rosette per low power field, magbigay na agad ng one dose of RH immunoglobulin. Pero kapag nakakita tayo ng more than one rosette per low power field sa microscope, we should quantitate the bleed. Paano natin i-quantitate yung bleeding or paano natin i-quantitate bibilangin yung fetal maternal hemorrhage? Okay? We do Clay-Hauer-Bethke test. Sorry for the spelling. Clay-Hauer-Bethke test and its principle is acid elution test. Okay? And this one is the confirmatory test. This is used to quantify, bibilangin na ang number of fetal red cells sa maternal circulation. A maternal blood smear then is treated with acid and then syempre stain natin siya using counter stain. At dapat okay, ibig sabihin, kapag nag-remain pink yung RBC natin, ibig sabihin, presence ng hemoglobin F. Ibig sabihin, which is present now in the fetal blood, and it is, tandaan natin, hemoglobin F is resistant to acid. And maternal cells naman yon, okay, kasi wala na ngang hemoglobin F, kaya siya, cells are counted, the percentage of fetal cells is determined and the volume of fetal maternal hemorrhage is calculated using the formula. So, madali lang, using the Clay-Hauer-Bethke test, bibilangin natin, okay,
Sabi dito, after 2,000 cells are counted, the percentage of fetal cells is determined. So guys, ang lumalabas lang naman sa exam, minsan, yung percentage of fetal cells natin, again, percentage of fetal cells natin, given yan lagi sa exam. So mostly, ang ginagawa natin, itine-check natin ngayon yung volume, check natin ngayon yung volume of fetal-maternal hemorrhage. Minsan naman, ang binibigay sa exam, volume of fetal-maternal hemorrhage, ngayon, i-check natin yung percentage ng fetal red cells. Sobrang dali lang din nun. Okay, basta alam yung formula. So, this is the formula. Okay? So, yung formula natin is volume of fetal-maternal hemorrhage. Okay? Is equivalent to wait lang. Okay. So, volume of fetal maternal hemorrhage is equivalent to percentage of fetal red blood cells natin divided by 1,000 times maternal blood volume. Times maternal blood volume. Ibig sabihin, pag maternal blood volume, yung blood volume ni mommy. So, tatandaan natin guys ha, minsan kasi sa exam, yung maternal blood volume, actually, ang average maternal blood volume kasi ng nanay kapag buntis is 5,000. Okay, take note, 5,000. So, kahit wala to sa question or sa ang tawag dito sa case analysis or yung sa question niya, dapat alam niyo na ang average blood volume is 5,000. Pero kapag binigay yung weight ni mommy, okay, binigay yung weight ni mommy in kilograms, you multiply, okay, pag binigay sa question na yung weight ni mommy in kilograms, yung weight niya, you multiply it by 70. And that's the average maternal blood volume ni mommy. Uulitin ko, kapag wala sa question, yung hindi nabanggit yung maternal blood volume, ang ilalagay dyan, 5,000. Okay? Pero kapag binigay yung weight ni mommy sa question, you just multiply it by 70. May Shanghai pa naman. May Shanghai talaga. Ay, sino ba yun? At may Shanghai? Dito na. Hoy, sino yun? Paano naman? Ay, sana all may Shanghai. Pengi naman ng Shanghai po. Ito ba yan? Guys, pamute naman si Shanghoy. Si Shangboy. Okay, nasaan na ba tayo? So, eto yon para makuha ang volume of fetal maternal hemorrhage. Ngayon, kapag na-determine na natin yung volume of fetal maternal hemorrhage, okay, alam na natin, ngayon, kailangan nating malaman kung ilan ba yung number of required vials of RH immunoglobulin ang kailangang ibigay kay mommy. So, this is the formula. Again, dito, okay, the volume, okay, nung RH immunoglobulin na kailangan, or the vial, sorry, the vials of RH immunoglobulin na kailangan ibigay kay mommy. So, this is the formula. Okay? Equivalent to yung nakuha natin dito na volume of fetal maternal hemorrhage. You divide it by, okay, you divide it by 30 or 15. Okay, depende na naman to. Guys, 30 ang gagamitin natin, pasulat. 30 ang gagamitin natin if whole blood. Okay? If ang given sa question is whole blood. Pero 15 ang gagamitin kapag ang nakita sa question is RBC. Okay? But if not specified, walang nakita sa question kung whole blood or RBC, if not specified, gamitin pa rin 30. Okay? If not
specified na whole blood yun or RBC. Okay? Gamitin pa rin ang 30. Naintindihan ba? If not specified. Again, 30 ang gagamitin kapag whole blood. And for example, sa question, hindi specified kung whole blood or RBC, 30 pa rin gagamitin. Ngayon, pag RBC naman ang given, 15. Okay, ang gamitin. And then after that, your answer dito, i-add mo lang with 1. Ba't kailangan nating mag-add ng 1? Plus 1, this is for protection. Okay, this is for protection. Kaya daw kailangan mag-add ng 1 vial of Rogam. Again, your answer should be round off. Okay, round off lagi ang answer dito sa termination of number of required vials of Rogam. Okay? So, I want you to check your books. Maghanap kayo ng mga examples kung paano mag-solve nitong mga to. Okay? So, that's your assignment to me. So, bukas sa quiz ninyo, malay nyo may lumabas. Okay? So, let's proceed. Okay. So, sabi dito, note, RH immunoglobulin is no benefit once a person has been actively immunized and has formed the anti-B. So, I have a question. Okay. Irish Daniel Centeno. Miss Centeno, kapatid ni Isa. Hello, Irish? Are you there? Irish? Hello? Can you hear me, Irish? Mm-hmm. Mukhang mahina ata signal ni Irish, ah. Or baka hindi lang siya naglilisip? Si, ano, Miss Ulep, Jesserella. Jesserella? Hello, Jesserella. Hello po, sir. Hi, I have a question. Okay lang ba? Po, sir. Mm-mm. May tanong ako. Si mommy ba, kunyari, di ba nanganak na siya sa first pregnancy niya? On second pregnancy, pwede pa bang mag-receive si mommy ng RH immunoglobulin para ma-prevent niya ang formation ng anti-D? Kapag ang baby niya RH negative, kapag ang baby niya RH positive, siya RH negative. Hello? Hello po, sir. Sir, sir, pwede pong pakiulit, sir. Ah, okay. Sabi, ay, ang sakit sa tenga. Ano ba yun? Malapit ka ba sa daan? Oh, ulitin ko, ah. Sabi ko, on the second pregnancy ni mommy, pwede pa ba siyang makareceive ng RH immunoglobulin? Kaya pa ba niyang hindi kunyari, sa first pregnancy, okay, nanganak siya. Again, si mommy, RH negative, yung pinagbubuntis niya, RH positive. First pregnancy, nanganak siya. Next, sa second pregnancy, para hindi magka-HDN daw yung anak niya, pwede ba siyang makareceive pa ng RH immunoglobulin? Will it protect the baby pa? Will it protect the baby pa ba to prevent na magkaroon ng HDN? Hindi na po, sir. Bakit? Ano lang, sir, ang alam ko po kasi, sir, di ba kapag subsequent pregnancy po, sir, kapag RH negative, parang magkakaroon siya ng HDN po kapag ganun, sir. Tapos, sabi dito... Magbibigay ka nga ng Rogam, di ba? Magbibigay ka ng RH immunoglobulin. Oh. Diba? Yes, sir. So, ito, hindi ko po kasi na dun, sir. Hindi ko po kasi nabasa dun sa banda ng Rogam, sir. Anong Rogam? O, basahin mo to.
Rh immunoglobulin is of no benefit once a person has been actively immunized and has formed anti-D. Oh, anong ibig sabihin yan? Wala na pong benefit yung, kumbaga kung nabakunahan na po siya eh, parang wala na pong, wala din pong silbi yun kasi nag-form na siya ng anti-D. Ganun po ba, sir? So, dun sa tanong ko, anong sasagot mo based on this? So, yun po, sir. Wala pong benefit, sir, yung ROGAM na sinasabi niyo po, sir. Oo. So, sabi dito nga, ROGAM or Rh immunoglobulin is no benefit na once a person has been actively immunized and has formed anti-D. Meaning, dapat doon pa lang sa first... Oo, dapat silbi din. Yes, wala nang silbi. Very good. Okay, nagigets ba? Alright. Next, we're done with Rh. Thank you. We're done with Rh hemolytic disease of newborn. So let's proceed with ABO. Most common HDN lang naman ito. Fortunately, most cases are just subclinical and do not necessitate treatment. So paano nangyayari ang ABO-HDN? Maternal ABO antibodies that are IgG can cross the placenta and attach to the ABO-incompatible antigens of the fetal red blood cells. So here, ang mother natin should be group O. Group O natin, meron silang antibodies, AB. And ang fetus is group A or B. But the HDN is mild lang. Why mild? Basa. Because presence of A or B substance in the fetal tissues and secretions that can bind and neutralize ABO antibodies, which reduces now the amount of ABO antibody available to destroy fetal red cells. Okay? Alam natin yan that A or B soluble substances can neutralize antibodies, specifically ABO antibodies. Therefore, mababawasan yung amount ng ABO antibodies natin that can attach doon sa fetal red cells na antigen. Okay, to be specific. Poor development and reduced number of ABO antibodies. Tama naman. And finally, this also explains why direct antiglobulin test is only weakly positive sa ABO-HDN. Okay? So ano ba nakikita kapag may ABO hemolytic disease of newborn? There is hyperbilirubinemia and jaundice 12 to 48 hours after birth. Anemia is extremely rare. And yung RBCs na ano, structure niya, microspherocytes, and increased RBC fragility. Madali lang daw masira. Ang treatment lang dito, phototherapy or IV immunoglobulin. So, prenatal screening for ABO-HDN is not useful. And postnatal diagnosis naman, no single serologic test is diagnostic for ABO-HDN. Sabi dito, when a newborn infant develops jaundice within 12 to 48 hours after birth, various causes of jaundice is needed to be investigated and ABO-HDN is only one. Hindi lang pala si ABO-HDN ang nagkakos ng jaundice kay baby. So most important diagnostic test for ABO-HDN is direct antiglobulin test. So specimen here is cord or neonatal RBCs. So as you can see here, the differences of ABO and RH-HDN. So, tingnan nyo yung nakabold that negative or weak reaction lang sa ABO-HDN and sa RH-HDN, positive. Okay? Positive. And to differentiate, guys, yung ABO-HDN and RH-HDN, guys, walang anemia and hepatosplenomegaly at edema sa ABO-HDN, while sa RH-HDN, merong anemia, hepatosplenomegaly, and edema. And as you can see here, bilirubin level at birth or yung jaundice, normal to mild sa ABO-HDN and sa RH-HDN is elevated. Okay? And I want you guys also to memorize yung differences ng normal infant from that of ABO-HDN and RH-HDN. Yung level ng kanilang hemoglobin, reticulocyte count, blood smear morphology, nucleated red blood cells per
100 white blood cells, and value of prenatal screening. Again, prenatal screening is only useful sa RH HDN. Okay? So, I want you to compare that. At kung makikita ninyo, guys, yung, tawag dito, yung blood smear morphology, pag normal, normal kapag infant, anormal yung infant, ABO-HDN, may spherocytes. And of course, kapag AB, RH-HDN, spherocytes are rare, there is macrocytes and hypochromia. Okay? Oh. Okay, ready na sir. Ba kayo for the quiz? Ngayon, sir, char. Sir, yung quiz, sir, di ba Friday, sir? Yes, sir. Friday? Friday. Ano ba ngayon? Friday, sir. Nagulat. Wednesday ngayon. Oo, Friday na lang yung quiz ninyo. Okay, sir. Thank you. Oo, which is okay, Friday. Okay po, sir. Thank talaga. You, sir. Akala ko, Teres, ay, oo nga pala, no? Ano ba sinabi ko kanina, bukas? Yes, sir. Ah, okay. Bangag-bangag lang, says. Alam ko, oh, madali lang yung quiz nyo kanina. Guys, hindi nyo ba napapansin na sa mga quizzes ninyo, insan wala sa lecture ko. Kasi doon ko sinecheck ko, nagbabasa kayo. And yung mga informations doon, very important. So, gusto kong i-take note ninyo pag... Take note nyo yung mga mali nyo tapos hanapin ninyo. Di ba yung parvovirus B19 causes bone marrow suppression? Yes, sir. Oo, associated din siya sa aplastic anemia. Ayan. Di ba? So yun yung, hindi ko sinabi yun, di ba? So tinitingnan ko kung nag-aaral ba kayo or nag-check ba kayo ng other books. Ganun ako magpa-quiz. Bahala kayo dyan. Ah. O sinabi ko na sa inyo yung computation, ha? Ang dali-dali lang nun. Ano pa ba? O, parang kaya pa ata ihabol yung isang topic, te. Ano naman susunod natin na topic, guys? Ano pa ba? Hindi na ata. O, hindi na pala. Ang dami-dami na ba? Hanggang anong pages, anong page na tayo sa handout nyo? Marami na, sir. Kalahati na po ata, sir. Kalahati na po. Ay, ang bongga nyo. Ang galing-galing nyo naman. Ano susunod dyan? Ah, oo. Immunohematologic procedures. Ay, tama ba? Or hemagglutination? Ano susunod sir, dyan? Immunohematologic tests and procedures, sir. Alam ko kung makita ka naman. Hi, sino nagmumura? Okay. O, oh, diba? Patapos na tayo. Konti na lang yan. So, kaya pa, guys? Kaya nyo pa ba? O, tingnan nyo wala nagsasalita. Sir, inaantok Hoy. Po. Sir, wasak. Wala pa kayong tubig. Wasak po kasi lahat. Ay, sinong wasak? Ay, ba't ko minawasak? Parang gusto ko rin magpawasak. Charot! Ba't kinawasak?